At syempre mga kaabante, bago po natin silipin ang ating mga balita ngayong Friday afternoon, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe sa aming YouTube channel. At syempre, i-click niyo na rin po ang bell button para lagi kayong updated sa mga sports balita. At ngayon nga mga kaabante, dumako na tayo sa ating top 3 sports stories. At para sa ating ikatlong storya, naaresto na sa Kenya ang suspect sa pagpatay kay Olympian Agnes Tiro. Ang suspect ay kinilalang si Ibrahim Rotich, asawa ng runner. Ang 25-anyos na Olympian ay natagpuan sa kanyang bahay na pinagsasaksak ni Rotich hanggang sa mamatay ito sa kanagtago. Pagdating ng mga pulis sa bahay ni Tiro sa Kenya, wala umano ang asawa nito kaya't isa ito sa mga suspect. Ayon sa mga opisyal, tumaka si Rotich ngunit naibangga ang sasakyan dahilan sa pagkahuli sa kanya. Si Tiro ay nagtapos sa 4th place noong 2020 Tokyo Olympics. Kasalukuyang umanong ginigisan ng mga detective ang mister ni Tiro at inaasahang sasampahan ng kasong murder. Ito, grabe ito mga kaabante, nakakagulat itong balita na ito. Ha? Imagine, napakabata pa nito ni Tiro at ganito na kalagim yung nangyari sa kanya mga kaabante. At ang nakakakilabot dito, mister pa niya mismo, asawa pa niya mismo yung gumawa ng pagpatay sa kanya mga kaabante. Ano yung tumatakbo sa isip niya ng mga kaabante? Bakit niya pinatay itong asawa niya? At naabutan pa ng pulis, no, ng mga pulis na merong saksak nga din dito sa leeg itong si Tirop, no, at ang hinalangan nila ayun nga, asawa nito ang may gawa. At hindi naman din ito basta hinala lang dahil mga kaabante, ayon doon sa pamilya nito ng mister ni Tirop na ito nga si Rotich, yung parents ni Rotich ay sinabi umano sa kanila ng kanilang anak, no, na meron itong nagawang kasalanan sa kanyang asawa na alam niya na mahirap patawarin mga kaabante. So, dun pa lang, isang malaking, kumbaga, malaking basis na yon or malaking proof na yon na pwede masabi na siya talaga yung gumawa ng krimen sa kanyang misis, no? Tingnan nyo mga kaabante, katatapos ng kanyang stint sa Olympics, kung saan nagtapos siya bilang fourth placer. Tapos uuwi siya ng Kenya. Ganito yung mararanasan niya. Ganito yung pangyayari na bubulaga sa kanya at sa kanyang pamilya. Ito nga mga kaabante, ang team nga, no, ang national team nga ng Kenya ay nalungkot syempre sa pangyayari ito dahil napaka-promising, no, nitong runner na ito ng kanilang bansa. 19 years old pa lang ito mga kaabante, talagang achiever na to pagdating sa sport na kanyang sinasalihan. At kami po dito sa Sport Talakan eh nakikiramay syempre sa pamilyang naiwan ni ani Tirop, no, hindi man ito makakarating sa kanila pero isasama namin, no, sa aming mga dasal itong si Agnes Tiro. Ito mga kaabante, dumako naman tayo sa ating ikalawang story. Medyo nakakalungkot yung ating unang story mga kaabante. Ngayon pag-usapan na natin itong ating ikalawang story. Tila nahulog sa patibong ng bagong ONE Championship fighter Jared Brooks si Team Lakay Lito Adiwang. Sa pag-trash talk ni Brooks, sinambit nito sa isa pang lakay na kasalukuyang strawweight champ Joshua Pasho na I would rip him apart. Grabe. Napuno si Adiwang at anya, I think he's just an unlucky guy who talks and acts like a monkey. I guess that's why he calls himself the monkey god because he will try to bluff and get in his opponents. In his opponent's head. Nabitin tayo doon. Before the fight and that's really all he could do. Dagdag pa nito, ipakikita niya ang mga leyon sa kanilang division ay kakainin lang ang mga unggoy. Maghaharap ang dalawa sa ONE Next Gen 3 sa Singapore sa November 26, 2021. Si Adiwang ay may 13-3 win-loss record kabilang ang unanimous decision kontra kay Chinese Hexi Hexeg ito noong nakaraang buwan. Habang si Brooks ay naipanalo ang 16 sa 18 na laban nito. Nako mga kaabante, alam naman natin, no, sa mga gantong klase ng contact sport, no, ito sa boxing, sa wrestling, no, sa MMA, talaga namang talamak ang trash talkan mga kaabante. Part na rin to talaga ng kanilang promotion, ng kanilang marketing para pag-usapan, no, yung kanilang magiging fight. Ito kasi kay Adiwang at itong kay Brooks, April sana magkakaroon na sila ng fight, kaya nga lang alam nyo na yung sitwasyon natin noong nakaraang Abril malala dahil nga sa ating COVID-19 crisis, no, dito sa bansa natin.
At etong si Adiwang talaga nagpintig yung kanyang tenga dito sa mga binitawang salita nga ni Brooks. No? Talagang nanggigil siya. Sanay ito sa trash talkan eh. Sanay si Adiwang sa trash talkan. Pero talagang pumitik siya. No? Napikon siya dito sa mga banat nga na binitawan ito ni Brooks. At ayon sa kanya, ipapakita niya na yung mga layon, eh sila yun. At kakainin niya ng buong buo. Itong unggoy na si Brooks, sabi niya nga eh, talagang kaya tinatawag na monkey god, eh monkey talaga ito at kayang-kayang lamunin ng isang leon na tulad ni Adiwang ang unggoy na katulad ni Tony Brooks. Yun yung pinaparating niya mga kaabate. So talagang kaabang-abang yung kanilang pagkaharap next month mga kaabate. Alam niyo naman, tayo rin mga Pinoy, gusto natin yung mga ganito eh. Yung may mga maanghang na palitan no, ng salitaan bago yung mismong fight. Doon natin makikita kung sino ba talaga yung mas matikas sa dalawa or magaling lang yung isa pagdating sa trash talkan. Ano mga kaabante? Pero syempre, iwawagayway no, ng Team Pinas ang kanilang mandila pagdating nga sa Nobyembre. Kaya suportahan natin yung mga atleta natin na lalaban sa iba't ibang tournaments, lalo na itong Team Lakay mga kaabante. Pero ito, dako na tayo sa ating top 1 story. Matapos si Baken bilang coach ng Blackwater Bossing sa PBA, sunod na destinasyon ni Nash Urasela ang Adamson Soaring Falcons. Papalitan ni Urasela sa upuan ng Adamson si Franz Pumarin. Dala rin niya sa paglipat sa Falcons ang mga assistant coach sa Blackwater na sina Ryan Betia, Gilbert Lau, Romel Adukul at Benji Sipin. Samantala, patuloy ang rebuilding ng Bossing kung saan magbabalik PBA si Jong Baloria na pumirma ng one conference deal. Si Baloria ay galing sa Maharlika Pilipinas Basketball League mula 2018 hanggang 2020. Ayon kay Coach Ariel Vanguardia, si Baloria ay matalino at two-way player veteran. Hawak ni dating perpetual help player Baloria ang 2013 NCAA Rookie of the Year at drinaft ng Blackwater noong 2014. Matapos ma-draft ay trinade ito sa NLEX kung saan ito naglaro sa kanyang rookie year. 2015 naman ang matig ito sa Mahindra kung saan naglaro ito hanggang 2016. Ito nga mga kaabate, natanggal man, no, natapos man ang karera ni Coach Nash Urasela dito sa PBA matapos nga ang dalawang season. Eh, balik naman siya sa UAAP bilang head coach ng Adamson Soaring Falcons. Ah, alam naman natin na si Coach Nash Urasela eh, naging head coach din ng FEU Tamaraws. No, ngayon, eh, humalili nga sa kanyang-kanyang kuya na si Coach O, no, si Coach Olsen Urasela. Pero eto, nagbabalik siya bilang head coach naman ng kabilang team. So, exciting to yung magkuya magkalaban ulit sa loob ng court. Dati sa PBA, nagkakalaban sila. Dahil pareha silang miyembro na magkaibang team sa PBA bilang mga coach, no, isang assistant coach, isang head coach. And this time, sa UAAP naman silang magbabakbakan mga kaabante. And ito naman, mapunta tayo sa Blackwater. Talagang tuloy-tuloy yung rebuilding ng team, no, mula sa pagpapalit ng kanilang head coach. Eh ito, pagdadagdag ng players, may mga balasahan ng players din sa kanilang koponan. Ito nga, isang veteran na rin sa larangan nga ng basketball. Itong si Baloria, no, alam naman natin ngayon na hindi pa sigurado kung magbabalik si MPBL. Kasi ang tagal na rin itong nahinto, maraming koponan. Siyempre, yung talagang natigil mga kaabante. Pag natigil ka, ibig sabihin, wala rin source of income yung mga players mo. So, ang daming naapektuhan. So, good thing na rin, no, na tinap nga ni Coach Ariel itong si Baloria para maglaro sa Blackwater. Nakikita naman niya na malaki ang maitutulong nito, no, sa kanilang pagbabago ng sistema, no, sa kanilang team nga na Blackwater Bossing na hindi nakakuha kahit isang panalo dito nga sa nakaraang season, no, sa nakaraang conference. Ito, ongoing pa nga pala ang conference ng PBA, no, nasa semifinals tayo. Hindi naging maganda yung run ng Blackwater Bossing, kaya bigla-biglang nagkaroon ng tsugian mga kaabante. At ito, may mga trade na nga nangyayari. And nagbitaw din naman ng salita itong team na hindi pa tapos yung kanilang rebuilding. Gusto kasi ni Coach, tulad ganang nasabi natin, eh, yung mga players na magsuswak sa kanyang sistema. At nakita naman niya na si Baloria ay isa nga doon mga kaabante. Pero one conference lang naman yung pinirmahan niya. So if talagang pasok siya sa sistema ng Blackwater, eh, malamang ma-renew pa ito at hindi lang isang conference ang kanyang lalaruin. Pero eto mga kaabate, mag-commercial break muna tayo at eto na ha, sa aming pagbabalik. Nako, for sure talagang kulitan ito dahil makakasama natin ha. Eto ha, membro to ng champion team ng Cherry Tigo ha. Membro to, libero to, no, ng Cherry
Eritigo. Siyempre, kilala nyo na yun, mga kaabante. Kaya dyan lamang kayo. Dahil sa aming pagbalik, makakasama na natin si Buding Doremdes. Una sa balita, una sa impormasyon, hindi pa huhuli sa entertainment at musika. Dahil lahat, andito na, araw-araw, kasama ang buong puwersa na nangungunang tabloid sa bansa, Abante, L na L. Sports Balita. And we're back, mga kaabante. Ngayon nga, makipagkwentuhan na tayo kasama si Buding Doremdes. Hello po. Hi, Buding. Ayan, magandang hapon sa'yo. Ayan, kumusta ka naman? Okay naman po, ate. Ayan, mukhang bagong ligo ka. Saan ka ba galing? Dyan-dyan lang. Dyan-dyan lang. Parang usapang tropa lang, no? Pero ito, Buding, bago kita usisain tungkol sa volleyball career mo, gusto kong malaman, ano ba yung real name ni Buding Doremdes? Babaeng babae, di mo kaya. Ano yan? Ilapag mo yan. Ria Beatrice Glinela Mandre Doremdes. Ang taray! So ano gusto mong tawag ko sa'yo? Ria Beatrice? Buding. Buding lang Buding. Po. Okay. Buding lang. Bakit ba Buding? Curious ako. Bakit Buding yung naging nickname mo? Siyempre, winaano sa akin nung nanay ko tsaka lola ko, oh, kasagsagan yun ni Donya Buding, oh, di ba? Naging Buding. Ah, okay. Doon kinuha. Gets ko na. So ayaw mong tawagin Ria Beatrice. Ano? Glenel? Glenel yes. Ba? Ayaw kahit saan. Buding lang dapat. Buding. Ayaw ah. O sige, apo. Dahil ayaw mo, eto ang itatawag ko sa'yo, Ria. Eto, wag! Ano? Wag! Wag! Wag talaga, Buding lang talaga. Buding lang, o sige, apo. Biro lang, practice apo. Lang yon. pero eto Buding, gusto kong malaman na uusisain ko yung pagsa-start mo sa volleyball. Paano ba napunta si Buding sa volleyball? And bakit volleyball yung napili mo na sports? Sa totoo lang, hindi ako volleyball player since elementary and hanggang first year high school. Pero nung papasok na ako second year high school, sabi ko, magkatabi lang yung badminton court tsaka volleyball court. Tapos sabi ko na, parang gusto ko mag-try out. Bahala na kung matanggap ako dito o hindi. Basta parang gustong-gusto ko talaga matuto mag-volleyball. Yun, mabuti naman, tinanggap ako. Ayun, anong ginawa mo? Ba't kinatanggap sa tingin mo? Di ko nga din alam kasi hindi talaga ako marunong. Talaga? So ano ba yun? Badminton player ka dati bago ka mag-volleyball? Apo. Ah, okay. So magkaiba. Pero nung first mong pasok sa volleyball, libero na ba agad yung position na nilaruan mo nun? Pag lower mid, siyempre, pwede po, spiker. Smash pag, lang, parang badminton. Yes, yesterday. Tapos, pag higher mid na, siyempre, libero, di kaya yung height ko doon. Bakit? Bakit mo mataas ko tumalon? Maliit talaga ako eh, wala pang talon. Oh, ano na? Receive na lang, gano'n. Big lang si Hindi naman po. Pero, eto Buding, tanong ko lang, nung baguhan ka dito sa sport ng volleyball, nakatanggap ka rin ba ng bullying? Siyempre, natural naman yan na may maganyan-ganyan sa'yo eh. Kasi, siyempre, sasabihin na badminton man yan, but lumipat-lipat yan dito na hindi man yan marunong. Siyempre, hindi talaga natin maiiwasan. So, paano mo inandel yun, yung mga naririnig mo na ganong side comments about Hinayaan ko lang. Sabi ko, tuloy ko lang kasi gusto ko to. Tignan mo ngayon. Gusto ko na. Oh, hindi diba? Naman. Hindi naman, grabe naman. Maliit na bagay, no? Hindi naman, grabe ka. Pero, eto po, din kasi late ka na rin. Late ka na, kumbaga, sa athlete, no? Late na yon na pagpasok sa isang sport. So, paano ka naman napunta sa FEU? Na-discover ka ba nila? Or ikaw mismo yung nag-try out kay FEU?
siguro na-discover nila ako nung ano, nung palarong pamansa sa Laguna. Mm-hmm. Kasi nag-best libero ako doon. Tapos, chamba lang yun. Tapos, tapos yun, pinuntahan din ako nila sa Iloilo kasi national prisa ayon. Tapos yun. Taray, prisa. So, private school pala si Budi? Mayaman? Yes. Hindi naman, hindi mayaman. Hindi mayaman. Siyempre, eskala. Siyempre, scholar. Oh. Humble, ha? Pero bukod ba kay FEU, meron pa bang ibang schools na nag-offer sa'yo noon para sa kanila kang maglaro? Meron naman po. Oh, ilaglag mo. Sino-sino yung mga yan? Di pwede ilaglag. Di pwede. Sorry po. Bawal pangalanan. So, bawal. Time dalawa lang to, Buding. Walang makakalam. hindi lang tayo dalawa dito. Madami ka makakarinig. Pero eto na lang, sige. Dahil ayaw mong pangalanan, bakit na lang si FEU yung pinili mo? Kasi merong ibang offers, diba? Bakit si FEU yung nakapagpa-oo sa'yo? FEU kasi para doon nag-graduate yung lola ko. Tapos, wow. FEU, di ba, puro mga Ilonggo yung mga athletes. So, parang, and si Boss Anton Montinola, Ilonggo din sila. So, parang feel at home talaga ako. Ah, okay. So, yun yung talagang factor kung bakit si FEU yung pinili mo. So, bakit hindi si UST, ano ba, si Lasal, si Ateneo, talagang nagbanggit, no? Ganyan madulas ko. Wala talaga. Ate, sinasabi ko nga palagi, sa oras ng kagipitan, babay talaga si Buding. Kasi gusto mo madulas ako eh. Oh, sige. Ganto na lang. Sabihin mo na lang sa akin kapag wala ng camera, pag tayong dalawa na lang, pag uwi mo. May secret tayong dalawa. Oo, may secret tayo. May secret. Di natin papalit. Pasensya na po ah. Tayong dalawa lang. Opo. Ayan, pero, ayan na, promise mo yan na. Pero ito, Buding, since sa pag-uusapan natin si FEU, no, gusto ko saning malaman, dun sa years na nilaro mo sa FEU, ano yung masasabi mong biggest achievement mo nun? Hindi naman yun na biggest achievement ko lang. Siyempre, nagtulungan kami as a team. Pinaghirapan namin yun. Mm-hmm. Kala ko as a friend, sasabihin mo. Hi! As a friend. Nagbagyo ka na ba? Rampa as a friend. Rampa as a friend. Ngayon ba, Buding, nasa rampahan ka with a friend o hindi? Wala. Mahirap pa aminin ko si Buding. Pero bakit napasok as a friend? Kasi sabi mo as a team, wala lang, maipilit ko lang. Okay. Pasok na pasok ka dyan, ate. Ang tawa ka sa akin, mukha ba ang clown, Buding? Pero... Ito ah. Ito kasi, syempre, tapos ka na sa, ano eh, UAAP, tapos ka na, nabulol pa ako, tapos ka na sa collegiate, no? Ngayon, nasa PVL ka na. Professional volleyball player ka na. So, kamusta naman yun, Buding, nasa batang edad mo, matatawag ni sarili mo na isang pro player talaga? Thankful, ganon, na kahit bata pa ako. Pero syempre dream ko talaga to, pero sa una talaga parang di ako makapaniwala na ganoon. Hindi ka ba nahihirapan na from collegiate tawid ka agad ng professional league? Kasi habang nagka-college ako noon, naglalaro na ako eh. Sa PSL. So, sa kabilang. Oo, sanayan na lang din. So naging madali para sa iyo pala. Pero ayun nga, Buding, nabanggit mo nga yung PSL kasi from PSL ngayon nasa PBL ka na. So pwede ba namin malaman kung paano yung naging adjustment mo noon? May pagkakaiba ba yung dalawang liga, Buding? Sa ano mo lang, observation mo lang. Parang mas maganda ngayon kasi combine na siya ng PSL and PVL team eh. So, lahat talaga ng malalakas,
Nag-isang liga na lang. Mm-hmm. Opo. Oo nga. Kasama ka doon, no, sa malalakas kasi nasa PBL. Ay, hindi! Hindi! Ang humble naman ito. Hindi ako doon kasama. Ang humble naman ito ni Guding. Pero eto, bago ka, nung nalaman mo na sa PBL ka nalalaro na yung ibang PSL teams, nasa PBL na rin, sino yung team na yun, team doon sa lineup na gustong-gusto mong makaharap noon? Siyempre! Ano pa ba? Cream Light. Mm. Halos lahat naman talaga sila. Kasi malalakas din eh. Chocomucho, Petrogas, mm-hmm. Bangko. Mm-hmm. Taray, oh. Nandito kasi. Magaling. Magaling tong batang to. Neighbor. Nagre-react ito. Mamaya, tignan natin kung may sasabihin pa. Pero, eto, kasi di ba nung nasa PSL ka, Petron, tama? Sa Petron ka naglaro. Opo. Oh, so, paano naman napunta si ano Buding sa Cherry Tigo? Nag-try out ka rin ba doon? Or sila yung lumapit para maglaro ka? Kinuha po. Ay, tara. Iba talaga si Buding. Ah, ang hirap naman ang mga tanong mo. Diyos ko, paano pag mandulas ako dito? Paano pag madulas ako dito? Gusto mo talaga ako ipahamak eh. Hindi naman Budi, hindi ko naman sinasadya. Kasi I'm sorry. Okay lang po. So ayun, so kinuha ka ni ano, ni Cherry. Ganun ba? Apo. Apo. So, hindi ka naman kumbaga, hindi ka ba nagdalawang isip na ay ano, solid ako kay Petron, dito pa rin ako or mabilis kang napa-oo ni Cherry Tigo. Grabe naman, tumatigal yan. Pero ayaw mo nung tanong wala, ko. Wala akong masabi. Wala akong no comment. So lahat na hindi mo sasagutin dito no sa comment. Interview na to, pag nagkita na lang mamaya. Tayo. No? Mamaya. Or baka naman sa next interview of the Kenemen. Ayun, oo naman. Mapaamin mo na ako doon. Face-to-face na yan, Buding, dapat. Face-to-face interview na. Pag nandito pa. Mapipili talaga ito. Grabe ah. Pero, ito Buding, kukumustahin ko lang ha, kung ano yung feeling ng champion. So, first ever ha, pro league dito sa bansa natin. Anong feeling ng champion? Sobrang saya. Yung lahat ng pinaghirapan na nakuha talaga yung goal namin as a team. Mm-hmm. So, after ba nung nanalo kayo? Kasi alam ko may interview yung player nun, sabi, iinom daw after. So, nag-inuman ba kayo after? Ay, hindi. Tubig lang po. Tubig lang? Bakit dun sa video mo, parang hindi naman tubig yung nainom mo? Cucumber juice yun. Ano? Pepino pala yun. Apo, pepino po yun. Kasi, ano ano? Parang ano? Green. Sige, i-depend mo. Sige. So, ba't tawag ka dyan? Parang sa video mo, parang hindi lang pepino yung juice yung nainom mo eh. Pepino yun, ate. para lang may ano, tama ka. Grabe, trending yung mga videos mo nun, Buding, ah. Nagulat nga ako. Ay! Pagising, oh my God! Isang gabi, no? Biglang, boom! Pinag-uusapan ka na dahil sa opo. Video mo. Eh, nakagising lang kasi may hangover. Nakagising lang noon. Tapos, ay, walang hangover sa tubig! Ah, wala ba? Wala! Ginising lang kasi magsuswab. Ah, okay. Doon mo lang nalaman. Nung, kung hindi ka pa ginising, hindi mo pa makikita. Oh. Na trending ka na pala sa TikTok. Hindi pa. Grabe. Pero, lahat mamay, na lang eh. Lahat alam na ikaw na lang yung hindi pa Buding. yun nga eh. Nahuli ka. Pero mamaya, tatanong ko sa'yo yan. Pero ito yung gusto kong malaman, Buding ha.
kumusta naman yung incentives nung nag-champion kayo? Parang nagdagat pa kayo nun after, nag-ibang lugar pa kayo eh. Anong kotse yung binigay sa'yo, Budin? Anong kotse yan? Nandito ba yan sa parking? Pag wala. Ah, dala mo. Ano? So, dala mo. Hindi. Ay, akala naman. Walang kotse. Wala ba? Huwag kayo nang mahiya. Walang kotse. Ah, pero meron pambili ng kotse. Yung binigay sa inyo, pwede nang pambili ng kotse. Tawa kayong tawa. Grabe naman yun. Grabe kasi yung mga tanungan mo, ate. Ito na lang. Sige, kaya mo sigutin. Maililibre mo ba kami dahil yung champion ka? May balato ba kami sa'yo? Sige, at your service po. Nako, ayan. Ay, nadulas ako, nadulas. Pag-uwi. Pag ikaw kinato ka namin, di mo kami nilabas, Buding. Alam mo na, ipopost kita. Basta tatawag ako agad. Ayan. Kasi alam ko dito sa baba natin, maraming bilihan ng pagkain, di ba? Yes. Nakita mo ba yun? Yes. Doon mo kami dadali. Pwede rin sa kabila. Ah, ganon. Gusto mo romantic baboy? Sinabi sa group. Tatawid lang tayo. Ay, nakikita ko siya ngayon. Eh. Bukas na, Buding. Ikaw na lang hinihintay. Bukas na. Alam mo na. Sige, doon namin gusto. Third wheel. Third wheel. Okay lang. Basta ilibri mo kami. Kahit sa kami pumunta. Okay. Yan, Buding, ha? Ang daming nakarinig, nakanood, ha? Nitong episode na to, Buding, sinasabi ko sa'yo. Nako, pag di mo tinotoo yan. Opo. Nagot ka dito. Opo daw. Ilang mo yan. Ayan, ha? Pero, eto, Buding, ha? Bukod sa ililibre mo kami, ito, tatanungin ko lang yung sa individual awards. Kasi, syempre, alam natin yung best libero na punta dito kay Petrogas, no? Kay Kat Arado. Pero, ikaw po, Buding, naisip mo ba no na posible na masungkit mo yung award na yun? Hindi ko po naisip yon kasi may mas magagaling pa sa akin eh. Oh, ang humble mo naman. Pero isa ba yun sa goal mo, Buding, na parang ngayong season na to, gusto kong makuha tong award na to? Pumasok ba sa isip mo yun? Hindi pumasok yun sa isip ko. Sabi ko naman, pag champion, ano na lang yun, parang bonus na lang yun pag kung ibigay man sa akin yung special award na yun. Kumbaga, gusto mo talaga syempre yung award ng buong team. So parang baga, bonus na lang talaga yung individual. Baka next conference or next season. Ikaw na yung tawagin sa next libero. Grabe. Diba? Law of attraction, Buding. Manifest na natin yan. Diba? Mali mo naman. Diba? Pero eto, Buding, tanong ko lang din sa'yo. Kasi ito na pag-usapan na natin yung award na best libero. Alam naman natin na ang galing mo rin naman, bumuhay talaga ng mga bola noong nakaraang season ng PBL. Pero sa lahat ng binuhay mo na bola, kanino ka ba pinaka nahirapan bukod dito kay Sue Roses? Lahat sila. Sobrang hirap. Para hindi ka naman nahirapan okay noon. Okay na po. Ayan, bumalik ka na. But parang hindi ka naman sobrang nahirapan. Nasaan ka ba kasi? Wala namang ulan dito. Parang ulan dito. Walang ulan dito. Naka-record to. Pero ayun na nga, Buding. So, yung sa lahat na yon, sino yung pinaka nahirapan ka? Lahat sila, sobrang lakas. Lahat ng spiker, sobrang lakas nila. Sabi ko, may galit ba sila to sa akin?
Parang yung palo nila lahat, parang buko eh. May galit ba? Feeling mo ba may poot yung bawat palo nila, Budin? Feeling ko may ano talaga, may laman. Chatting! May laman. So sino yung tingin mo pinaka may galit sa'yo nitong nakaraang season? Halos lahat. Lahat talaga sila, no? Pinag-iinitan ka, no? Oh, pero eto, Buding, napag-usapan nga natin kanina yung ano, video mo, yung trending mo na video. So, anong tumatakbo sa isip mo nun, Buding, nung ginagaya mo si Gia Morano? What? Hindi ko talaga akalain na may nagbibideo pala doon. Ano pala doon? Parang katuwaan lang kasi last day na lang namin. Yun lang na time na nagsama-sama yung lahat na naiwan doon. So, yun. Parang, syempre, last night, bukas, uwi na naman. Uwi na. So, enjoy lang. Oo. Ginagaya mo siya kung paano siya mag-serve, no? Kuha mo. Yes. Mag-set. Pati mag-set, kuha mo. Iba. Yes. So, hindi ka lasing nun, Buding? Hindi ako lasing nun. Ako lasing nun. Hindi. Akala ko, Buding, normalan pala yun. Oh, normal. Normal lang yun. Okay. So, paano pa pag nalasing si Buding? Yes. Pero wala feeling ko malasing gagapang na siguro. Hihilahin ka na lang nakasama mo, no? Hila na lang. Ay, sana may kasama. Ay, Taroy, nagpaparinig para may pagpapagal ko, ah. Gusto mo ba hanap ka ba namin? Charing, wala. Wag. Parang may magagalit. Meron na. I'm good. Wala. Oh, career muna, no? Career muna. Natawa ka. Feeling ko meron eh. Propo na lang. Parang meron eh. Pero ayaw ipaalam. Pero ay, wala. Eto, Buding, wala. Secretive ka talaga. Pero ito, Buding. Gusto ko malaman, ano ba yung sikreto mo kung bakit aliw na aliw sa'yo yung mga ano netizens? Hindi ko nga alam eh, kasi yung ginagawa ko lang naman eh, kung ano ako, kung sino ako. Thank you sa inyo. Alam mo ako rin, no, nakita kita noon, napapanood naman kita talaga, ang galing mo noon sa nakaraang season, pero nung nakita ko yung video mo, parang gusto kitang i-guess, parang ang saya nito kausap. Totoo, tapos ayun nga, ayan na, nandito ka na ngayon. Salamat din ha, kay ano, teammate mo sa FEU, kay Sarina, di ba? Thank you. Diba? Oo. Majin Buu, I love you. Majin Buu. Bakit Majin Buu? So, sino ka? Si Goku? Majin Buu? Mukha ba niya si Majin Buu? Si Majin Buu yung si Zarina Karandang. Love ko yun lang. Majin Buu, I love you. Majin Buu, ay magka-rhyme pa talaga, no? Para nabanggit nga rin pala sa ito nabanggit din sa akin nga na isang tiga dito rin sa atin ni Wendell na dito ka na nga rin daw nakatira. Parang sabi ko, pag nakasabay kita sa elevator, i-invite kita na ano, mag-guest talaga. Hindi kita na-tsetsempohan kasi wala ka pala dito. Nasaan ka kaya? Ay, alam mo yan, Jerry. Ang hirap na mahulihin itong batang to. Eto, Buding. Ikaw ha. Eto, Buding, seryosong tanong. Ano ba yung long-term plans mo? Meron ka na bang plano pagdating sa, ano, volleyball career mo? O hanggang kailan mo na envision yung sarili mo na naglalaro pa ng volleyball? Siguro sa ngayon, hindi ko pa masasabi kung hanggang kailan eh. Mm-hmm. Kasi ang bata ko pa naman, hanggat kaya ko. Mm-mm. Oo nga, bagets mo pa. Mahaba pa yung magiging ano, career mo sa volleyball, no? Mahaba pa. Pero eto, Buding, curious lang ako. Kung hindi ka kaya naging isang volleyball player, ano ka kaya ngayon? Ano kaya si Buding Doremdes?
siguro lawyer. Charing! Ay, Doro! Sabi! Ang taas ng pangarap, te! Bakit hindi? Ang taas ng pangarap! Hindi, pero biro lang yun, biro lang yun, biro lang yun. Lawyer. Pero ano talaga yung, ano ba yung naisip feeling mo ko, dati na? Business. Business woman si Buding. So, anong business mo naman? Anong negosyong papasukin mo kung sakali? Yung sa probinsya, yung mga farm, fish pond, animals. Pangmayaman. Pangmayaman yung gusto mong business. No? Mag-o-ashenda. Kasi nakiba yung ashenda ni Bea Alonso. Ay, hindi. Paglalagay mo ng baboy, ng baka, ng manok, di ba? Sal. Iba to si Buding. Pero, eto Buding, singit ko lang ha. Kasi, ito, Doremdes yung apelido mo. Siyempre, alam naman natin na meron din sa basketball, di ba, na Doremdes ang surname. Ito nga si Kenneth Doremdes. Tama, related ka sa kanya, no? Ano mo, sa tito, apo. Sa kaninong? Apo. Ba? So, magkano yung binibigyan niya sa'yo aginaldo tuwing Pasko? Siyempre, alam na. Pero mahirap din lang eh. Pero si Tito, hindi niya talaga ako pinapabayaan, lalo na sa karir ko ngayon sa volleyball. Palagi siya nagbibigay ng advice. Halos nag-uusap kami lagi. Oh, wow. Through text or, opo, nag-advise siya sa akin. Oh, ang sweet naman ng ninong mo. Pwede ba namin maging ninong yan? Kung malaki abutan, baka naman, baka pumwede. Pero eto, singit, eto, isa na namang singit, no? Daming singit. Bakit di mo naisip na, pasukin yung basketball? Kasi nandun yung ano eh, tito mo eh, kilala siya sa sport na yon. Malita ko, paano makashoot niyan? Paano makashoot niyan? Oo nga naman, bakit ba? Talent and skills din naman kailangan. Minsan wala sa height, di ba? Ikaw naman. Pero magtanong nga yung bigayan. Mukhang pera. Puro yun yung tanong. Pero, ito Buding ha, na-warm up ka na namin ha. Warm up ka na eh. Talagang ready ka na sa mga mas mahirap naming tanong. Ito Buding, hindi mo to alam. Warm up pa lang pala yun? Warm up lang yun, Buding. Okay ka na ba? Hala. Okay ka na. may gagawin. Wait lang, ate. May gagawin lang po ako. Pasensya busy na ka po. Ba? Hindi ka namin pakakawala. Dahil eto, Buding, ha. Punta na tayo sa aming segment na Atletico Lit. Ano daw? Wait mo lang, OBB. Di nagpe-play. Ay, magpe-play ba yung OBB? Kung hindi, simula. O ayan, nag-play, nakita mo ba? Atletico Lit. Opo, mo ba, nakita ko na. Nakita mo? Bakit tumatawa? Opo. Wala pa nga eh. Patay ka sa akin. Ito Buding ha. Pag hindi ka nakasagot, nako, bukod sa utang mo sa aming samgyupsal, eh meron kang utang sa akin na ano ha, sit-down interview ha, pag pwede na. May part 2 to. Eh, magkalapit lang naman tayo. Sige na, utang na lang ako. Sige, kahit interview face-to-face. Parang napilitan ka. Hindi po. Hindi labas sa loob ko. Ah, okay. Bukal yan ha, Buding ha. So, Opo. Buding ha. Unang tanong ko sa'yo. Ito ha. Pag-isipan mo ito mabuti, mahirap to. Anong tawag sa matandang baby? Uy, may ganito pala? Nag-aaral ako ngayon. Ay, matandang baby. Anong tawag sa matandang baby? Matandang baby. Need help, guys. Call a friend. Call a friend as a friend. So may kasama ka pala dyan kung nasan ka. Ikaw ha. So, may roommate ka pala. Ah, sino kaya yung roommate? So, ano? Call of... Call of... Wala eh, wala. Ito, Buding, ako tigabasa lang ako, producer namin yung may gawa nito, ah. Ang sagot, Buding, bungal.
Tumawa ka. Grabe na baba. Tumawa ka. Grabe na baba. O, di ba? Hindi mo naisip yun. Mahirap. Mahirap, mahirap. Mahirap. Sasagot ko pa nga sana. Sasagot ko pa nga sana matandang dalagay. Matandang dalaga. Matandang baby, matandang dalaga. Ay, ako sa'yo, Buding, ito na ang question number two mo. Ito ah. Dapat alam mo, Buding, saan nagtatrabaho ang mga tilapia? Sa tubig. Sa tubig. Sa tubig. Sa office. Nakabase. Ay, oh, ha? Wala kang pag nasasagot. Hindi ko na kaya, hindi ko na kaya, no? Tatlo pa, Budi, huwag kang susunod mo kayo. Kung ganda pala. Kala mo, ha? Ito, pangatling. Saang lugar sa Pilipinas ang walang sibuyas? Walang sibuyas? Saan kaya sa Cebu. Pilipinas yun, Budi? Cebu. 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 Hindi, oh. Ang sagot. Oh, La Union. La Union. La Union. Ah. Kala mo, ha? Buding, talo ka na. Lima yung tanong. Wala ka pa nasasagot. Talo na tayo. Ano ba yan? May i-joke ka sa roommate mo, Buding. Yung utang ko na lang. Sige, saka sige. Saka i-joke mo sa roommate mo, ano? Hindi na naririnig. Naka-headset ka. Eto, anong paboritong tinapay ng buwan? Paboritong tinapay ng buwan? Dalawa. Pili kahit isa lang dun masagot Bamon. Mo. Kayo. Ay, ito! Ay, palakpaka naman tayo dyan. Galing. Meron? Mamon. Tama! Mamon! Saka, Munay. Munay at Mamon. Oh, galing. Iba talaga yung mga tiga-SPU Tamara. Be brave! Ito, last, be brave. Ito, last na Buding. Ito. How do you organize a space team party? Oh, in English, para sa huli. Parang, ulit, hindi ko naintindihan English na eh. Paano ka daw mag-organize ng isang party? Anong gagawin mo pag nag-organize ka? Eh, sabihin ko lang yung sila na, bahala party. Na kayo kung anong gusto nyo. Isang ano? Parang bahala ka na. Ang sagot dyan, you plan it. You plan it. Oh, you plan it. Kasi sa space yung party. Okay ba yun? Sumakit ulo mo ah. Ay! No, oh, naman talo ka ni ano. Talo ka ni Majin Buu. Parang mas marami siyang nasagot sa'yo. Eh, madaming alam yun si Majin Buu sa mga ganyan-ganyan eh. Sabagay siya si Majin Buu, di ba? Iba yung planeta. Oo. So, isa, joke lang ha. Baka ako si Koke. Si Koke? Ay, hindi na magtatampo. Okay lang sa kanya? Hindi na magtatampo kasi. Okay lang sa kanya. Buti naman. One isa, joke. Ayun. Baka sa akin magtampo kasi tinawag ko siyang Majin Buu. O, isa. Ay, sorry hindi, na agad. Hindi. Ay, hindi. Ikaw bahala sa akin ha. Baksunto. Diyos ko, baka tupisan ni Kuya kung magalit sa'yo. Suntokin mo daw. Grabe, ganang violente si Suros. Basay ko bahala sa akin. Siyempre! Ayun na. Oh. Pero, ay, hindi eto. Hindi yung magtatampo si Majin mo. Ayan, oh, sige. Okay, Buding. Ayan, thank you ha. Kasi kahit busy ka today, hindi ko alam kung ano pinagkaabalahan mo. Thank you. Hindi ko rin alam kung bakit, yung tagal-tagal mo, ano kayang pinagkaabalahan mo today, no? Sige, mamaya mo na sabihin sa akin. Tayo na makakaalam, promise. So, eto, gusto ko magpasalamat talaga sa iyo, Buding, para sa oras na nilaan mo para sa amin. And syempre, eto, Buding, baka may mga gusto kang batiin dyan at pasalamatan. I-promote mo na rin kung anong gusto mo i-promote. Yung mga sponsors mo, Buding, fans. Oy. Thank you, ate, sa pag-invite dito sa akin. Thank you sa family ko, kay nanay, kay tatay, kay Budong, na palaging andyan para sa akin sa mga Cherry family, Cherry team family ko sa kila boss, ma'am, lahat-lahat. And sa mga
sa mga sumusuporta, maraming salamat po. Sana huwag kayong magsawa and stay safe. Ayan, thank you, Buding. Ayan, nasa na pag-uwi mo, magkita-kita tayo dito. Parang ang familiar ng ano niyan, yung sound na yan. Narinig mo ba? Narinig mo ba yung bumerong? Every day yan. Every hour may bumero, yes. May ambulansya. Yes. Hindi ko alam, may nalalaglag sa kisame. Alam mo yung mga ganung tunog? Araw-araw may nagbabanggaan dyan. Lagi ganito eksena, lalo na pagpatulog ka na, di ba? Alam mo yan. Alam mo yung Buding. So, alam mo yan. Kaso wala ka ngayon dito, mukhang tahimik dyan sa kinaroroonan mo. Mag-iingat ka dyan. Ingat din po kayo, ate. And see you soon. Yeah. Ayan. Ingat ka dyan. Thank you again. Thank you, thank you. God bless. Thank you. At yan nga po ang ating episode ngayong Friday. Kitang-kita niyo naman, wala tayong ginawa, kundi puro tawa, mga kaabante. Parang mudik na sa bakit yung pangako kakatawa. Puro kalokohan tong si Buding. Pero may mga seryosong usapan din naman, mga kaabante. At syempre, mga kaabante, bago po ako magpaalam, gusto ko pasalamatan ang lahat ng tumutok sa atin ngayong hapon. Nakita ko kanina si Amiel na napakaganda at si John po na Cancheno, talaga namang mga estudyante ko to. Daming heart ah. Pinupog nila ng heart yung ating live. Ayan, shout out sa inyo. Hello sa inyo. Ingat kayo dyan. At ito may nag-comment din si Binibining Javier. Sabi niya, funny ni Buding pala interviewin. Opo, sobrang nakakatawa. Masakit sa panga. Ayun. And syempre kay Buding, maraming salamat din dahil alam naman natin busy siya pero naglaan siya ng oras para sa atin dito sa Sport Talakan. At sa amin din, technical at production team, thank you so much po. Ayan, kila Jason, kila Sir Edith, at kay Sherwin. At syempre, sa aming producer na si Kuya Alec Paolo Ventosilla. Kuya Pao, ano ka pa? Wala kang talo. Well, as in straight ha, puri. Ikaw yung nananalo sa Athletic Week, kaya marami na tayong pondo. Kapag may face-to-face na, kapag pwede na yung face-to-face interview, marami na tayong naka-line up na guest dahil meron tayong pruweba na nangako sila, no? Na babayaran nila yung utang nila sa atin na face-to-face interview. Ayan. Galing mo talaga, Kuya Pao. At ayun na nga, syempre gusto ko lang din po magpasalamat sa aking personal sponsors. Maraming salamat po kay Dr. Reddy Yor, San Benaventura Santos, of San Buena Dental Care, si Catherine Wellness and Beauty Clinic, kay Dr. Richard Enriquez, LGR Sportswear, sa Lasam, sa Essential Oil, sa Waffle and Earth, sa Rakiti at sa Gold's Gym Philippines. Thank you so much po. At syempre gusto ko lang din ulit pasalamatan si Zarina Karandang, ayan, sa kanyang ano, pag-assist, pagtulong, no, para makasama natin dito si Buding ngayong hapon. Ayan, thank you, Zach. Ayan. At syempre, sa aking pamilya dyan, sa Bulacan, sa pamilya namin ni Sue, ingat po kayo dyan. Maulan ngayon. Ayan, huwag muna pong lalabas kung di naman po kailangan para manatili tayong safe. And sa aking nanay, kay Annie, kay Kamerly, ayan, nagsasabay si Kamerly, Kuya Rabi, kay Kaason, ayan, shout out sa inyo. At syempre, kay Latita Adora, sa mga kapatid ni Sue, at sa kanyang mga pamangkin, hello po, ingat po kayo lagi. And syempre kay Sue Roses, eto, babasahin ko lang to laba, tigabase lang ako dito. Sabi dito sa script, shout out Bebe, invite Bebe mag-guest. O, nagbabasa lang ako. Ayan, pakita ko pa sa yung script. Ayan, sabi dito ni Kuya Pao, invite Bebe mag-guest. Ayan, inaanyaya, taray, Tagalog, inaanyayahan ka na aming producer na mag-guest dito sa Sport Talakan. Tingnan natin kung mapapoo natin siya, Kuya Pao, mahirap yan. Pero ayan, alam mo naman na love kita. Yes, happy 10 months. Happiest 10 months to us. I love you always and for Evs. Yes. Sweet girl tayo, Kuya Pao. Alam mo yan kapag binabati. Ayan, syempre sa lunes, sa lunes mga kamate, magsasama sa matanap na alas 4 ng coach na sina Coach Jerry Codinier at Coach Jerry Esplana sa Man to Man with Gerger. Ako pa rin po ayun yung Queen Basketballera sa Rescue. Again, kita-kits mo tayo sa lunes. Ito pa rin sa mas pinaganda at mas pinalakas sa Sport Talakan.